Hello, good day to Miss Amy and the rest of the my classmates, Eric and Kyrie. So since class for this morning, meron akong prepare na isang recording for this discussion today, which is the political, the culture, and the participation. Okay, so when we talk about the political culture and participation, so pag sinabi natin, siguro gets naman yung regarding sa politics, so magka-correlated diyan yung kultura, and then yung kung ano yung participation ng bawat isa sa atin. Ano ba yung boses natin pagdating sa mga geto kultura, sa politika? Paano ba magkakaroon ng agreement? Paano ba magkakaroon ng magandang kasunduan upang nang sa gayon ay mabase din doon sa kanilang mga proyekto, sa kanilang mga karapatan, at sa kanilang mga pangangailangan. So, unahin muna natin yung civil society. Ano ba yung sinasabi dito sa civil society? Sila daw yung mga third sector of society na sa gobyerno at mga negosyante. Pati yung mga private sectors. So ito po yung kung makikita natin sa screen natin. Ito po yung pagkahati-hati, yung pinaka-diagram. May mga public sector, may mga private sector. Kung paano yung correlation nila in terms sa mga projects, in terms sa mga projects, mga activities, yung mga social needs ng mga tao sa laylayan. Yan. So, pag sinabi natin collaboration, yan yung dyan papasok yung collaboration between the public and the private sector. So, pagka walang pondo, walang mapagkukunan si public and private sector, so, may tendency na hingi siya ng tulong sa mga private, sa mga private sector. Parang nagsagay, matustusan pa din yung kanina pangangailang. Halimbawa, meron isang proyekto ang gobyerno na kapos yung kanilang resources. So, ang gagawin ng private sector, alukin niya yung public sector, pero pautangin siya with interest. So, ganun yung kanilang agreement. Para at least matuloy pa rin yung project. O minsan, ang ginagawa ng mga taga-private sector is talagang binibigay na ang buo nang wala nang hinihinging kapalit. Pero depende pa din sa kanilang mapag-uusapan. Kasi minsan, may mga sector din na tutulong sila fully support, pero meron silang mga pagsariling interest. So, tignan din natin yun. Baka kasi mamaya, ginagamit lang nila yung kanilang help resources, pero yun pala, ang intention pala nila is sa kanila rin pala yung kanilang interest. May mga intention din sila na gusto nilang kumita, gano'n. Iba pa rin kasi yung collaboration. Yung walang ganong sistema. Okay? Ano yung mga halimbawa ng civil society? Katulad sa sinabi ko kanina, masimbahan, o nandyan ang Caritas Manila, nandyan ang mga diocese, or nandyan ang mga Christian organizations na may mag-usap sa gobyerno para na sa gayon ay sa gitna ng mga kagipidan at sa gitna ng mga kalamitan, andyan pa din sila at tumutulong pa din sa kanilang mga
ang pangailangan. So, kumbaga, nagkaroon ng fundraising, and then, kung ano malikom na pondo, is yun ang gagawing pangtulong sa mga kabuspalad, yung mga nasalanta, gano'n, papagawa ng bahay, ikakaroon ng pagka, pangsaka, basta, in all humanitarian resources. So, ngayon, online groups and social media communities. So, sabihin na natin, yung mga vlogger, example yan ng mga civil society, yung mga media entities, nagtatayo na rin sila ng foundations para tumulong din sa mga tao. So, yun po, NGO. Alam niyo naman siguro, pagka NGO, sila yung pinaka most actively na tumutulong sa mga mahihirap, tumutulong sa mga kabuspalad nating kababayan. Sila yung pinaka most actively na nauuna sa humanitarian resources. Mayroon pang isang grupo, hindi ko na lang po munang babanggitin. Yung isang grupo na yon ay talagang meron silang fraternal ano, fraternal resource, fraternal force na pag sumali ka sa grupo nila, ang pinaka main goal talaga nila, ang pinaka vision nila is tumulong. Tumulong sa mga nangangailangan, mag-participate with the government, and maging role model. So, yun din yung example din. May mga humanitarian resources. Mga union. Pag sinabi kasi yung union, ang lagi natin naisip is mga aktivista eh. Hindi po ganun. Yung mga union, sila kasi yung mga the voice of the ano, pinaka bosses ng mga yung mga nasa kamus, mga nasa laylayan, sila kasi yung pinaka mauna magiging aktivista kasi may mga pinaglalaban sila mga karapatan. Hindi lang sa pagtulong sa mga kailangan natin, kundi yung pamumuhay ng bawat tao, sila din yung nagbibigay ng proteksyon. Baka lang sa gayon, pagka may mga nagaganap na pang-abuso sa sektor ng lipunan, sila yung unang pupuntahan at sila yung makikibaka o makipag-usap sa gobyerno na itong batas na ito, may mga nangyayari, may mga nagtatanggal ng trabaho, bakit niya pinapairal ito, anong pwede niyong gawin, ganon. So sila yung maungulit, pinaka maungulit sa gobyerno. Upang sa gayon, yung gobyerno, pag nakulitin na, gagawa na sila ng paraan para ma-implement yung batas. Ganun yun. Kaya may mga union, kasi pag wala mga union, ang mangyayari dyan, yung gobyerno tahimik lang. Kaya na natin, wala silang pakialam, pero kung may union, meron at meron talagang sisigaw dyan. Meron at meron may pag-usap, at meron talaga mauulit. Ito pa, mga innovators, entrepreneurs, activists, innovators, sila yung mga web developers, sila yung mga tumutulong din, may mga ginagawa rin sila resources through online, may online voucher, may sa shopping nga, may online voucher na pagtulong eh. Sa WWF, mag-donate ka lang ng piso sa bangko, nakatulong pa na sa kalikasan eh. Yun, sila yung mga innovators, entrepreneurs. Papapasok dyan sa grupo, mga Chamber of Commerce. Sila yung mga full support with the MSMEs, not only the MSMEs, but also in the poor communities. Mga indigenous communities. So, nagbibigay sila ng support to grow and magkaroon din sila ng income yung mga nasa indigenous communities. Especially yung mga nasa bundok. Kasi, ang tingin ng mga businessman, yung mga businessman kasi, ganun ang isip nila, lahat ng mga makikita mo sa resources, pwedeng pakinabangan. Ganun po yun. Pero kung pag-usapan natin pagmimina, iba usapan yun. Depende pa din. Depende pa din na the good way
how to replace it, yung mga pinagminahan. So, sino pa yung gagawa ng paraan? Sila pa rin yung gagawa ng innovation regarding doon sa mga activity. Civil society pa rin yun. Yung is magmimina, civil society pa din. Kasi kailangan ng pera ng tao. Yun kasi yung pinaka-importante dyan. Yung mga activists, alam niya naman, mga activists, mga sigaw ng sigaw sa rally. Mga sigaw ng sigaw sa rally, pupunta sa Mendiola. Kasi nga naman, in the positive side, may mga pinaglalaban sila. Gusto nilang kausapin yung gobyerno, pero yung gobyerno, ayaw silang kausapin. And the negative side, sila kasi, nagugulo kasi sila doon sa community. So, ang palabas sa kanila is, maingay sila, rally sila, rally, anong bang ginagawa nila. So, yun. May mga positive and negative side din dyan. Kooperatiba, yung collective. So, kooperatiba, alam niyo naman, pag sa cooperative, sila kasi yung pinaka-financer. When it comes to the community, so, ang gagawin nila, magpapautang sila sa mga maliliit, sa mga maliliit na negosyante, sa MSMEs, especially sa mga sa mga sakahan. Papautang sila ng 20,000, and then, pag naging member ka ng kooperatiba, pwede kang makautang ng specific amount, depende sa amount na binigay mo sa kanila. So, kumbaga, partnership kayo, lahat ng member doon, kayo ang mga collaborators ng cooperative. Although may mga officers, may mga board of directors, pero ang decision pa din ay nasa tao pa din. Yung mga members of the cooperative pa rin ang masusunod dyan. So, doon pa lang, sa civil society, doon pa lang kung ipapasok natin sa civil society, yung cooperative, ito kasi pinaka-alternative way. Unlike sa bank. Sa bank kasi mahirap eh. Tago lang silang pera. Pero, pagka pera pwede silang mag-charge. Ito cooperative, may mga interest rate silang binibigay. Pero, sinasa, circulation process pa din yung ginagawa nila. So, yun. Mga grassroots organizations. Ito yung mga yung nasa mababang mga nasa mababang sektor. So, tumutulong din sila sa mga pagkailangan natin at sa mga kapatan natin. So, yun po yung mga examples ng civil society. Pag-usapan naman natin yung kultura ng political. So, sabi dito, may mga paniniwala sila, may mga ugali sila, may mga paniniwala, may mga sentimento sila na ibig sabihin lang nito, basahin ko muna, underlying assumptions and rules that govern behavior in political system. So, ibig sabihin lang nito, sa bawat gagawing batas, kailangan munang magkaroon ng konsultasyon, kailangan muna na tignan muna natin yung ugali ng tao. Tignan muna natin yung ugali ng kultura na kinabibilangan ng tao. Baka mamaya naman kasi gagawa ka ng batas, hindi mo naman sila kinausap. Pagka ginawa mo isang batas at hindi naman fitted dun sa mga sa community, masala na magagalit sila. Dalawa lang yan. Alis sila ng bansa or alis sila ng lugar na specific place or pwede ka nilang impeach. Kasi kailangan natin pagbasihan yung mga kung ano yung kultura meron tayo. Halimbawa, ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang konserbatibong bansa. So, kailangan din na meron ding konserbatibong batas. Conservative laws. Meron din tayong mga ugali na ina-apply. May mga paniniwala. So, kailangan i-correlate natin doon sa batas nila. Example, Christmas Day, Good Friday, ano pa? Maundy Thursday. Since Katoliko bansa ang Pilipinas, so kailangan i-correlate ng gobyerno ng Pilipinas na pag ganitong pag ganitong araw is culture ng mga Katoliko yan. So, since Katoliko, kailangan nilang
kailangan nilang na magkaroon ng specific time to holiday. Ganun, ganun yung kanilang ano, kanilang konsepto ng kultura pagdating sa political. So yan po. Sinasabi din dito, aggregate manifestation, aggregate form of the psychological and subjective dimensions of politics. Alam mo, sa totoo lang, may mga iba kasi ano eh. May iba-ibang mga prinsipyo, may mga iba-ibang platabok yung mga politiko. Hindi naman kasi kailangan na magkakapares kayo na ugali. Hindi naman kailangan na magkakapares kayo ng galaw. So may iba't iba silang strategy. Yun ang kailangan natin matutunan dito. May iba't iba silang strategy dito. When it comes to this culture. Ayan. So yun po. Sinasabi din dito na nagbabasehan din yung kasaysayan and then yung mga life histories of the members of that system. Okay. So, i-point out lang natin dito sa part na to. Political dynasty. So, part na ba ng kultura ng Pilipinas yun? Yes. Pero, may mga nagsasabi na kailangan hindi ganoon kasi ginagawang hanap buhay magiging politiko. So, nakatibigit mo din kung ano yung sistema. Kung parehas lang yung tao, kung maganda naman yung ginagawa niya, kung maganda yung goal niya doon sa isang lugar, may tendency talaga na magpapalit-palit lang sila. Pero depende ka rin sa ano eh. Depende pa din sa pag-uugali, sa konsepto ng pamumuno. Hindi rin kasi natin masasabi yun. Dahil, ang mahalaga, tayo nagpa-participate. Hindi lang naman sila nagtatabaho, kailan magkaroon tayo ng active participation when it comes to discipline, when it comes to coordination, ayan po. Kailangan natin yun, yung mga ganong concept. Six important factors to determine kung paano malalaman yung political culture. Sinabi ko lang, history. So, kailangan kung talaga nasaan ka na ba yan, kung kilala ba yan, kung anong pinagdaanan ng isang lugar, anong pinagdaanan ng pamuno ng isang politika, paano nabuo, may progress. Political continued discontinuity. So, malalaman mo kung ano yung naging progress, kung anong maging progressive geography. Tignan mo kung ano yung location ng iyong lugar, kung malapit ba yun sa dagat, malapit sa bundok. Socio-economic factors. So, tignan mo din kung yan, socio-economic factors. About sa ano naman yan eh, sa businesses, sa economics, ethnic factor, kung may mga ethnic groups ba yan, may ideological factor, kung mahal ba yung bayan, mahal ba yung isang bansa, ng mga taong nasa sakupan mo. Ayan po, pag-usama naman natin yung political ideology. Pag sinabi natin political ideology, iba, may ibig sabihin lang ito, iba-iba yung paniniwala nila. So katulad ng sinabi ko kanina, may mga konsepto sila, may mga strategic levels of development pagdating sa kanilang pamumuno. Pwedeng maging diktador, pwedeng maging maluwag, pwedeng mahigpit, pwedeng i-lockdown yung bansa natin. So sa politika, hindi naman kasi sila pare-parehas. Kung pagbabasihan natin kung sa Pilipinas, masasabi ko, hindi naman parehas yung kanilang konsepto. May mga similarities. Siyempre, sa education, may mga similarities dyan. Pero yung differences ng concept ng kanilang pamuno is magkakaiba. Magkakaiba yung
kung ano yung gusto nilang gawin sa Pilipinas. Kaysa ibang bansa, magkakaiba pa din. So kung ano yung batas na sinusunod nila, yun ang susunod din ng presidente. So yan po. Ano yung mga examples? Classical liberalism. Pag sinabi, political, limited government with political freedom. So ibig sabihin lang to, may gobyerno pero ang pinaka superpowers nito ay mga kapitalista. Kung napag-aralan natin sa comparative economic planning, ang mga kapitalista pa rin talaga ang mga pinakamakamangyarihan. Tingnan natin. Kaya nyo, kung mga kapitalista, pwede magtayo sa iba't ibang lugar sa bansa. Hindi katulad ng socialism na may full control pa din ng mga gobyerno. Po. Social or modern liberalism. Emphasize social justice economic issues by ensuring both individual freedom and common good. So, lumalabas dito na may pantay-pantay pa din konsepto ng kanilang batas. Batas ng mga kakapatan nila. Conservatism, ayan, mga conservative. Preserving traditional social institutions and values. So, pag conservatism yung political ideology mo, para sa Pilipinas, kung yung pag-apok, conservatism yan, consider. Yung pangliligaw sa babae, na kailangan mangharana pa, conservatism pa din yan. So, yung traditional na sinusunod nila noong unang panahon, yun ang gagawin pa rin. So, walang mababago, walang mahalong modern form of development of ideologies dun sa bansang kinasasakupan. Even though sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi, nahaluan na tayo ng modern eh. Mga bata nga ngayon, hindi na gumagalang. Eh, nag-pandemic pa. Bamsap-bamsap na lang. Hindi na pwede magbeso-beso. So, yun po yung naging factor ng conservatism. Pero kung pahiralin lang yung conservatism, eh malamang sa malamang, baka nakasot tayo ng belo or pera. Sa mga Middle East, conservative sila. Sa Saudi Arabia, sa Iraq, saan pa. Kasi kailangan nakatakpan yung mga babae, nakatakpan yung kanilang mukha. Baka hindi masak sa mga kalalakihan. Sino example ng mga conservatism? Social democracy represents democracy first and redistribution of wealth and fund. Social justice, economic welfare programs. So, social democracy, kumbaga may social forces, may mga humanitarian forces pa din na nagaganap pa din. Since democratic country tayo, so may free fair, may malaya tayo na tumulong or magkaroon ng support when it comes to the democracy. Neoliberalism, free trade, privatization, eto na po. Yan yung sinasabi ko dito, laissez-faire, economic policies, no taxes, minimal government. Sa observation ko na ano, ng dito sa Pilipinas, alam mo ba yung PPP, which is the public and private partnership. Ito yung concept na nun, yung neoliberalism. Kasi most of the hospitals, most of the public markets are converted into privatization. So, ibig sabihin lang nun, ang gobyerno magbibigay ng 20 years and then after 20 years, pwede nang bawiin ng gobyerno yung dinevelop na isang private sector or na isang kapitalista. Kumbaga, dito sa law, sa Philippine law, may tinatawag na legislative franchise. So, pag natapos na yung terms dun sa loss ng legislative franchise, depende kung i-renew ko ba ng government o hindi na. Ganun yun. Ganun yung sa neo-liberalism.
Marxism. Economic ideology focus on changes in classless society. So, pag Marxism, kahit nasa laylayan ka o kahit mahirap yung bansa mo, kailangan kayong umangat. Kasi hindi pwede na walang nahuhulog sa laylayan. Okay? Simple yung konsepto ng Marxism. Dami eh. Bolshevik ideology, so Marxist, ano ba yan? Medyo may halong ano to, may halong socialism tong Leninism. Ayun na po. May halong ano, Leninism, may halo din na communism or socialism pa din. Communist ideology, ito. Ayun na po. Diyan na po papasok yung bansang North Korea, Russia, hindi. I think ang Russia is ano eh. Socialism pero open sila. Open sila sa ano, open sila sa lahat. Trotskyism, yan ba? Si Leon Trotsky. So, medyo may pagka-capitalism pa din. Joseph Stalin, may halong socialism pa din. Ito, Maoism. Ito kay Mao Zedong, may halo pa ding communism. So, ito mga ideology na yan, yan lang kasi yung vision nila kung ano may hiyaki sa bansa nila. So, even though may mga na-apply yung mga politicians dyan sa mga ideology na ibang bansa, I think mayroon eh. Lalo sa mga nagpo-bolsay, binabasa din nila to. Lalo yung mga tumatakbo sa politika, binabasa kung ano ba yung pwede natin, ano ba yung pwedeng ma-adapt para dito sa Pilipinas. Ganun yun, ganun yung konsepto nila. Political values and beliefs. So, yung kahalagahan ng usaping political is, ano ba talaga yung magagawa? Ano ba yung magiging value pagka ikaw yung namuno? O meron isang pamahalaan? Ano ba yung mga assurance? Yan, may mga accountability, integrity, honesty, confidence, lahat ng konsepto, lahat ng pagpapahalaga ng gobyerno. Kung walang support ang tao, wala rin pagpapahalaga dun sa gobyerno. Kung ang tao ganit sa gobyerno, wala rin saysay. Magkakagulo tayo. Mawala ang gobyerno. Baka bukas makalawa, ako pinatay na ibang bansa. Kasi wala tayong pagpapahalaga doon sa gobyerno. O hindi kaya ng gobyerno na pamahalaan ang mga nasasakupan niya. Yan. Pwede ganun, may ganun konsepto. I think meron isang bansa na ano eh. Di ko alam kung anong bansa yun. Basta nasa North America, na gusto magpasakop na sa USA, maging ano lang sila, state ng USA, kasi hindi na kaya kasi mamuno ng sariling bansa. So, hanapin ko yung mamaya, hanapin nyo lang, basta malapit lang din sa USA, Thailand siya. Okay? Yung mga paniniwala din natin, even though ano, may mga kanya-kanya tayong paniniwala. Baka yung isang paniniwala natin na magkaroon ng successful country, successful na lugar, successful na leadership. Kasi tayo na naman, we serve as leaders. Hindi lang naman, kaya lang naman may mga representative, may mga president, may mga mayor, may mga councilor, may mga congressman, may mga governor. Kasi sila lang naman yung nag-initiate. Pero ang totoo niyan, tayo pa rin ang mag-initiate sa sarili natin para mas mapalakas yung ating bansa. Ganun lang po kasimple yun. Okay, next. Political participation. So, range of activities to which people develop and express their opinions of the Lord and how is it is governed and try to take part in the shape the decision affect their lives. So yung pakikisa natin sa gobyerno
in terms of discipline, in terms of development, okay na sa kanila yun. Halimbawa, bawal magkalat dito. O may ginawang batas na bawal magkalat. So tayo, bilang mamamayan, hindi tayo magkakalat. Hindi tayo magtatapon ng basa kung saan-saan. O kaya, bawal ang, bawal ang walang trabaho. Ganon. So bilang isang mamamayan, kailangan nating mag-participate at sumunod dun sa batas. Kasi para naman sa atin yun. Hindi naman para sa kanila yun. Pagka gumawa sila ng batas, puwi sa kanila. Hindi ganon. Kaya sila gumagawa ng batas dahil alam nila na yung intention between the government and the people, kailangan iangat yung mga tao. Kahit hindi sila namumuno sa pamahalaan, kahit nasa pribadong sektor lang sila, participation din. Ganun lang po kasimple. Hindi yung gobyerno lang lagi ang gagawa, gobyerno lang magbibigay ng donation sa mga tao. Mausapan na yun kasi dapat balance lang. Pag nag-ipit, hindi magbibigay pag nag-ipit o nasa lanta, gobyerno magbibigay. Pagka okay na, tayo naman yung magbibigay sa kanila. Example, sa tax. Ayan na, tax yung participation pa din yun. Pag di ka nagbayad ng tax, wala ang participation. Ganun lang kasimple yun. Sa magboto, pipili ka kung sino yung mga ilulok mo sa pamahalaan. Participation pa din yun. Graduation ceremony, participation pa din yun. Mga seminars or compliances, participation pa din yun. Driver's license, participation pa din. So, kumbaga, ang sinasabi lang dito is compliance. Kung nasusunod pa rin ba yung mga anhikain para sa bansa natin. Yun lang kasimple. Okay, civil rights and liberties. O, ito yung based right to be free from unequal treatment based on the certain protected characteristics, race, gender, disability, incentives, such as employment, education, housing, and access to the public facilities. Okay. Pag sinabi natin civil rights, lahat ng kapatang kailangan natin may isa katuparan, kahit pantak tayo, kahit matangkad tayo, kahit wala tayong boses o meron, kailangan meron tayong kapatan na magkaroon ng active participation. Katulad ng sinabi ko, yung participation between the government and the people, yung magkaroon ka lang ng trabaho, sapat na yun. Yung magkaroon ka lang ng hanap buhay, sapat na yun. So, ganun po yung konsepto ng civil rights. So, yung karapatan mo, kahit bakla or tomboy ka, kaya mong makipagsabayan, kaya mong makipag-participate sa bansa. Ganyan lang po kasi simple yun. Okay. So, hindi ko nababagat yung iba. So, civil liberties, basic rights and freedoms are guaranteed. So, either explicitly identified in the Bill of Rights and the Constitution or interpreted or inferred to the US by legislators and or the courts. So, yung mga civil liberties, ito yung mga, magkabayas lang naman sila yung civil rights. So, ito yung mga traditional laws na kailangan lang ipagpatuloy, kailangan lang na magkaroon ng yung mga basic rights natin. Yung simple, karapat ng mamuhay, karapat ng maghanap buhay, o karapat ng kumain, lahat. So, yun ang nakapokus dun sa civil liberties. Okay? Yan, political and social cleavages. O, politics, alam niyo naman siguro kung ano yung ibig sabihin ng politics. Ito yung mga power relations, individuals, distribution, social or status. So, ibig sabihin lang to, andun pa rin yung development, andun pa rin yung management. Kung tawagin nila, ang sagi yun, ano yung magiging plano nila sa kanilang bansa? Ano yung magiging plano nila sa
sa ating bansa o sa isang lugar. Ano yung magiging critical thinking resources nila? Hindi yung nakabase lang sila sa pera o ano pa. Hintay ko na yung sahod ko, ganun. Hintay ko na lang yung sahod ko. Tapos, hintay ko na yung pork barrel, kikikbag ko na. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang usapan pag politika. Kasi pag ang nakakalungkot lang kasi, pag sinabi kasing politika, negative na yung impact sa mga politiko. Ang naisip ng mga tao, kurakot, nangungupit, magnanakaw. Hindi po ganun. Hindi naman po lahat ganun ang konsepto. Even though, yung nagiging culture, yung mga ganyang konsepto, nagiging kultura. Kasi sa ibang bansa, umiral yung mga corruption. Hindi talaga maiwasan na ganun ang maging konsepto. Sa basic liquidation pa lang, dadayain mo na. Ganun. Sa basic, sa mga auditing pa lang, dadayain mo na. O 500,000 tapos 100,000 lang pala yung price. So hindi lang sa Pilipinas kasi baka kasi iniisip ng mga ilan sa Pilipinas na nangyayari kahit sa ibang bansa nangyayari yan. Hindi talaga maiwasan. Mabot sa point na may impeachment pa nangyayari dyan eh. Kahit saan mo tignan, kahit pumunta ka ng US sa isang state, eh, kung loko-loko yung namumuno doon, yung governor doon kahit sa US, may tendency, same culture pa din. So, sa politics, alam mo, sa politics, ang pinaka-vision lang natin dyan is yung kinabukasan ng nasasakupan mo. Yung kinabukasan ng mga tao, may trabaho ba sila, wala, kailangan malaman yun. Kailangan active ang isang politiko to. Cleavage, social cleavage, determine social cultural line with divides citizens within the society group into groups with a different political interest resulting political conflict among these groups. Ito po, example natin yung Bangsa Moro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, yung BARM. Iba kasi yung paniniwala nila dun sa ano, iba yung paniniwala, iba yung form of government. Kasi may sarili sila kasi kultura, may, dahil, even though Muslim community sila, so yung adaptation ng Muslim community na malapit sa nasa sakupan, Indonesia, Malaysia. So, hindi nila masabayan yung konsepto ng pamumuno sa Pilipinas. So, kaya gumawa ng paraan ng gobyerno para at least merong mamamahala doon sa region na yun. Kasi, mahirap sa pagka may isang region na iba yung kultura. So, mahirapan yung bansa na mag-adjust. Dahil, yun kasi yung susundin nila, yung isang lugar mahirapan yung mag-adjust. So, ano yung naging result? Example, sa Timor-Leste, sa pagkakalam ko, ang Timor-Leste is Catholic, ano? Nabasa ko sa research sa Wikipedia yan. Catholic place sila. Sakop sila dati ng Indonesia. Dahil, hindi align dun sa kultura ng Indonesia, yung nilang kultura sa Timor-Leste. Nagkapila sila sa Indonesia na humiwalay na lang at gumawa na lang ng sariling bansa. So, may possibility na pwedeng ganun ang mangyari. Kasi, mahirap pagka sasabi mo, okay lang, maging Muslim, mahirap yun. Okay lang, ito yung batas natin. O may death penalty pagka gumawa ka ng kasalanan. Mahirap kasi yun. Ang pinaka-most solution na lang dyan is, since malaki na may community, pwede silang magtayo ng bansa. Singapore. Ang Singapore, ang alam ko sa dati ng Malaysia yan. Dahil dumating yung mga multicultural capitalists, dumating sila at gusto nila magsarili din kasi laki na ng Metro Manila yan. Humiwalay sila sa Malaysia.
So, gumawa sila ng sariling bansa. And then, sila na yung pinaka-tiger country sa ASEAN. And then, naumuna sa kabilang din sila sa mga developed countries. Diba? Yes, sa Prime. Hindi natin masabi, malayong gumawa sila ng bansa. Ganun yun. Ganun yung magiging konsepto. Even doon sa Saba. Yung sa Saba kasi, nabasa ko din kasi yung research siya. Na, iba din yung kultura nila, even though Muslim sila, kaso nga lang, na-adapt nila yung kultura ng Malaysian. So, gusto rin nilang bumuo ng sarili ding bansa. Pero, may tension pa din between the Philippines and the Malaysia pagdating sa Sabah. Dahil sila sabi ng Pilipinas na sakop nila, sakop natin ang Sabah. Yun po yun. So, yun. Yung mga examples natin, bibigay lang ako. Ito, nahanap ko lang sa research itong mga examples. Sa UK, may mga ethnic groups doon, mga Scottish, taga Scotland, English, Welsh, tapos may mga pagkaiba-iba sila, Katoliko sila. Ano nangyari? Ang ginawa ng UK, bumusin na ng regional differences sa Scotland. So, may sarili silang mga government form. So, ang naging impact, may mga bansa na gusto na mag-independent. So, yan po. So, basahin niyo na lang po yung sa PowerPoint. Pero, kung mapapansin natin, born on cultural yung kanilang privileges, religion, may pagkahati-hati. Katulad lang sinabi ko kanina sa Timor-Leste. Yung Timor-Leste is Catholic, pero kailangan lang humiwalay sa Indonesia. Dahil ang Indonesia is Muslim country, para sila lang Catholic, yung Timor-Leste. So, hindi ko na. Ito ha, ito pala sa ano. Sa China. Narinig ko din yan. Gusto ng mga taga-Tibet na humiwalay sa China. Gusto nilang tumayo lang sa sarili nilang bansa. Pero hindi nilang magawa. Kasi gusto ng China is one China policy. Eh ano ba yung mga religion sa China? Mga Taoism niya, mga Confucianism. May mga Hinduism pa dyan. May mga Muslim pa dyan. So, gusto nilang humiwalay kasi hindi nila ma-adapt yung kultura, yung batas ng China. Kasi hindi naman nila kaya yung gano'n. Ayaw nila ng gano'ng konsepto. Sa China, FYI, may death penalty. So ayaw nila ng gano'ng konsepto. Yung pagsusulat ng Mandarin, kung hindi ka kamali, ibang sulat nila doon. Iba yung Chinese character nila doon. So, nahihirapan din siya. Pero, hindi ko lang sure. Siguro, hindi yun, na-adapt na din yung kanilang konsepto na kanilang paniniwala. Sa Iran din, yan din. So, may mga confusion din. May mga Hudyo, may mga Kristiyano, may mga Muslim. So, nahihirapan din yung Iran. So, ang ibig sabihin lang dyan, kung hindi naka-align doon sa traditional culture, yung kanina konsepto ng pamamahala, mahirapan. May tendency, magkaroon sila ng sariling independence. Sa Pilipinas, walang kasin eh. Pero yung BARM, hindi natin sigurado. Kasi, kung di ako nagkakamali, may narinig ako dyan na gusto na lang maging bansa. So, ganun yung kanilang konsepto. Ano yung mga challenges nila?
Ano mga challenges, competing interests and competition among groups and political parties. Kasi may mga paliksaan dyan eh. May mga kanya-kanya, may mga kanya-kanya kasing konsepto, may kanya-kanya silang isip, may mga kanya-kanya silang paniniwala. Lack of governmental authority and legitimacy. So yung voice of the people na nasusunod, may sariling batas sa mga tao, hindi na nasusunod yung batas ng gobyerno. Dahil yung batas ng gobyerno, hindi naman naka-align sa batas ng tao. Gets? Mahirap yung ganun. So magkakagulo talaga. Pressure of autonomy, intergroup conflict, terrorism, civil war. Patulad sa Iraq, may mga ISIS dyan, may mga terorista dyan. So yung gobyerno, ang hirap subuhin dahil yung mga terorista, gusto nila mamuno. Sila lang yung maghahari dun sa bansa na yun. Civil war, magkakaroon ng conflict, agawan ng teritoryo, agawan ng lugar, Russia, Ukraine. Pag-aagawan nila yung bansa ng, yung part ng Ukraine, inaagaw ng Russia. May tendency yun. Dahil sa paniniwala nila, ang mga tao doon, ay, mas gusto nila maging part ng Russia. Ganun yung gusto mga ganun konsepto. Enlargement of neighboring states, that sense of government weakness and vulnerability. Ayan. Hanapin ko lang yun. Pinsan kasi, yung mga bansa, ibang bansa, nangingalam, may tendency na yun, gusto nila tayo sakupin. O minsan yung gobyerno, nahihirapan na sa kanilang bansa, na mamuno dun sa specific country na yon, is magpapasakop na lang sila dahil hindi na nila kaya na pamunuan yung kanilang bansa kinasasakupan. Hanapin ko dito yun. Sana makita ko yung bansa na yun. Ayun. Hindi na nagkakamali yung Dominican Republic. Ang gusto ng Dominican Republic, magpasakop sila sa United States. Kasi hindi na nila kaya pamunuan yung bansa nila. Ang gagawin na lang nila, maging estado na sila ng United States. Ewan ko kung natuloy. So yun po. Yun po yung ano, yun po yung main konsepto. So naging objective ko lang dito. Hindi ko na po na-discuss kanina na sana. The end of the lesson kasi, we are expected to realize the value of the culture, the political culture and participation of the people, of both people and government. So kailangan natin i-apply yung kanilang apply the concepts, the traditions and beliefs of the specific political culture and to realize the value of the development process of the government. So yun po yung naging konsepto, yun po yung naging objective natin, yung goals para matutunan natin yung kung paano yung ginagawa ng isang gobyerno. Kung anong kultura meron, kung paano natin ihalay. Panghuli na po, panghuling discussion po. Sa bawat gobyerno, alam niya sa totoo lang, wala namang perfectong gobyerno. Even though magkakaiba silang kultura, pero may mga sinusunod pa din. Kailangan pa din magkaroon ng collaboration, magkaroon ng coordination between the people and the government. Kasi kung wala yon, walang saysay. Hindi aakyat yung isang bansa. So yun po.
And thank you very much po for this session. Medyo napahaba na naman po ako. Ayan po. So, thank you very much. And if may questions, just ask me po. Or may mga dagdag pa po, PM us po. God bless. Thank you.